Good morning, everyone. Welcome back to my channel, and andito ako ulit to discuss naman yung in regard sa mga puppies. Paano ang setup pag may yung mga puppies kami, and at the same time ano yung basihan para sa akin o para sa amin mga breeders, kung sino yung pipiliin namin kung if ever na gusto namin magtabi ng female. As a breeder, we always keep female para magtabi ng babae o female para sa future breeding namin, to continue yung bloodline na dinadala ng dog. So ipapakita ko sa video na susunod na video na ito, is yung setup sa kennel nila, and also yung setup ng outside, yung playpen nila outside. Watch this video. Okay, so yung nakita niyo yung video kanina, yun yung kennel na pinaglalagyan ng mga tuta together with the dam until the third week. Fourth week, medyo on the third week to onwards, inihiwalay ko na si yung nanay, and bisibisita na lang siya kapag oras magpadede, and stay there sa kennel for another 10-15 minutes for a bit of training galing kay Rhea. Of course, I'm talking about training is ang dam is parang alam mo, asa magulang, tinuturuan nila yung mga anak nila paano yung tamang asal, kapag hindi pwede mga if you will notice or panonoodin niyo ang yung mga aso kapag nanganganak at nagkaroon sila ng tuta, you will see how they discipline then yung mga puppy nila. And yun ang kailangan ng mga puppies until such time na pwede na silang i-release on the 8th week. So it's very important na may guidance pa rin ng nanay yung mga tuta sa paglaki. Kasi ang number one talaga na as a foundation or imprinting ng tamang pag-uugali ng mga pups is galing sa nanay. Yung setup na nakita nyo, merong black matting, plastic matting doon sa loob, and meron ding travel crate which is wala namang pinto pero bukas lang. So anytime they want, they can go inside, doon sila natutulog, doon sila nagpapahinga, doon sila naglalaro minsan, naghahabulan sa loob. Para na rin imprinting para sa crate training, na anytime pagdating ng panahon na ibabiyahin na sila, yung crate is hindi na bago sa kanila. Wala nang struggle para pumasok, hindi na may stress ang aso, bakit ako nandito, bakit ako nakakulong dito, kasi nakasanayan na nila pumasok, labas-masok doon sa crate na yon, dahil part na ng setup namin doon. Hindi dahil gusto ko yon, mas maganda, pero dahil yun yung rason ko. May imprint na yung crate training, maging easy na sa kanila ang pagpasok sa travel crate. Doon naman sa black matting na nandun sa dulo, bandang kanan ng kennel, that is where we want or I want na doon sila magpupo at doon sila mag-ihi. So yun, again, hindi dahil gusto ko ilagay yun, pero ang dahilan ko is part of potty training. Until now, meron pa rin silang ganun at doon talaga sila nagpupupo, doon sila umiihi. And yung bandang harap ng kennel nila is malinis. Walang ihe, walang pupo, hindi nila, walang nahihigaan na mapanghe, walang nahihigaan madumi. Kasi doon na nakasanayan na magpupo doon sa plastic mat. Ang una kong ginawa doon is nilagyan ko muna ng papel yung ilalim. So nagsisip-sip doon yung pag may umihe, pag may nagpupo, bumabagsak yung pupo sa ilalim together dun sa dyaryo, at nag-i-stay dun yung scent
So the next pup, they will find yung area na yon na may amoy na ganon, at doon na rin sila nag-iihi at napupupo. And so on and so forth. So yun, yun yung part ng discipline, na meron silang isang side lang na lugar para mag-poop, magdumi, at mag-ihi. Together doon sa crate, part na ng crate training nila para sanay na silang pumasok sa crate. Anytime na gusto natin o kailangan ipasok sa crate, kunyari maglilinis tayo ng bahay, kailangan ipasok sa crate, wala nang struggle. Hindi sila takot, hindi na bago sa kanila dahil nakasanayan na nila. Ang next na ipapakita kong video is yung playpen nila outside. Ito, panoorin nyo. Okay, so yung napanood nyo kanina is yung playpen nila outside. By the way, nakalimutan kong magitan yung sa kaninang video, previous video sa inside sa kennel nila. Kung mapapansin nyo, may music background. Yes, we put a music 24 hours per a day. May radio doon na tumutugtog. Of course, sa simula is melo lang ang mga tugtog. Until dumating ng mga 5 to 6 weeks, medyo upbeat na yung tempo, bass, trebles, yung mga sounds na maaari nilang marinig sa pang-araw-araw, tunog ng sasakyan, ambulansya, wang-wang, and towards mga 7th week, nag-i-introduce na rin ako ng through my speaker, medyo malakas na, is yung tunog ng barrel at other noises na magiging makakabuti na masimulan at marinig nila ng maaga para masanay na sila at para sa pagdating nila sa kanilang mga tahanan, mga new owners, is kung ano man yung mga i-encounter nila na noise, banging noise, anything, is hindi na bago sa pandinig nila. Yung video naman sa playpen, makikita nyo ang setup ko. Meron akong tunnel, meron akong duyan, at meron akong box na may mga lamang empty bottles, plastic bottles na may mga bato sa loob to create noise kapag tinatapakan nila. Yung tunnel is andoon, of course, para na rin sa laruan nila. And at the same time, again, may dahilan. Yun, it's part of imprinting na rin. To go sa mga confined space, okay lang. Masanay na sila. Na nothing wrong. Walang masama. Hindi sila napapahamak. Actually, nag-enjoy nga sila kasi nagtatakbuhan sila rin, naglalaro. So again, pagdating sa outside world, confined space, easy na lang sa kanila. Wala silang keme o walang alinlangan na pasukin kung kailangan pasukin kasi nakasanayan na nila simula nung bata sila. Yung duyan naman, elevated, hanging, unstable yung surface, para makasanayan na rin nila na hanggang sa paglaki nila na they can climb. Even umaalog ang mesa or yung surface na tinutungtungan nila is umaalog. Walang kieme, wala silang takot, hindi sila kinakabahan kasi nakasanayan na nila simula't sapol. So yun yung dahilan bakit may duyan ako. It's part of our imprinting sa mga tuta namin to make sure na pagdating nila sa kanilang mga may-ari, owners, kanilang mga tahanan, is they are ready to whatever, kung ano man yung environment na madadatnan nila doon sa mga bago nilang owners, is hindi na bago sa kanila kasi napagdaanan na nila dito sa kennel. Through those small things na dinalagay ko sa kanila at pinalalaro ko sa kanila. Yung box, may mga bottles na pag tinapakan mo, nag-iingay. Again, it's part din
para hindi na sila maratel kung may mga bagay na natatapakan sila na kakaiba or may tumutunog is again, hindi na rin magulat, hindi mabigla dahil nakasanayan na rin nila simula nung tuta sila. Yun yung mga dahilan bakit ako may ganung setup. As I've said, we don't just breed and sell. We make sure na yung breeding namin goes to the right owner para hindi naman masayang yung pagod na ginawa namin simula nung tuta sila. At yung siguradong magagamit yung ability nila galing sa kanilang bloodlines. Magamit ng tama at mapakinabangan ng mga owners. We want our owners to be active sa mga dogs nila. We really prefer na nag-i-sport by monitoring or IPO or if not naman, at least naka-roam lang ang dog for perimeter protection to guard yung family and yung property. Yun yung mga dahilan bakit ginagawa namin yung setup na yun. Pag-uusapan naman next natin is yung paano yung pagpili namin sa nagugustuhan na napupusuan namin na itatabi namin na female kung sakaling balak namin magtabi para sa future breeding. I-discuss natin ito sa susunod na topic natin. Basta subscribe lang kayo, click the bell para every time na meron kaming bagong post is mabisuhan kayo at hindi nyo ma-miss at mapanood nyo. Yun lang, and again, please like this video, like and share this video or this page. Please subscribe to our channel. And we will discuss more yung mga bagay na magagamit nyo kung kayo ay gusto magsimula mag-breed or gusto mag-train ng aso nyo. We will not discuss kung ano talaga yung paano talaga i-train kasi we have our own trainers out there professionally na matutulungan kayo. But of course, we will help you to choose sino ba yung tamang trainer para sa mga aso nyo? At bakit kailangan importante na mapili kung sino talaga yung mag-handle o mag-train ng aso nyo? Dahil, of course, at the end of the day, ayaw din natin masayang yung binili natin tuta. Yung ability niya is baka masira lang if mapunta lang sa hindi maganda o hindi tamang trainers. Once again, thank you so much sa panonood. And our next video will show you yung selection process namin sa puppies. Kung sino, kanino mapupunta, paano gagamitin, para saan gagamitin, at para yun ang magiging basehan namin ng pagpili ng puppy para sa kanila. Thank you so much. Have a wonderful day. And again, kung may mga katunungan kayo, just comment dito sa video na to at pipilitin natin masagot po yan. Thank you so much and have a great day.